aklat ni Adan at Eva, buksan mo nang malaman mo ang tinutukoy ko. Pakinggan mo para malaman mo ang ninanais ko. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Humingi ka at ikaw ay pagbibigyan. Aklat ni Adan at Eva, ang panimula, ang kristal na dagat, at inutusan ng Diyos si Adan, na pinalayas mula sa Eden, na tumira sa yungib ng mga kayamanan. Kabanata 1, sa ikatlong araw. Itinanim ng Diyos ang paraiso sa silangan ng lupa, sa hangganan ng daigdig sa silangan, sa kabila nito, patungo sa pagsikat ng araw, walang masusumpungan kundi tubig, na bumabalot sa buong mundo. At umaabot hanggang sa mga hangganan ng langit. At sa hilaga ng paraiso ay may manipis na dagat, malinaw at dalisay sa lasa, na walang iba, upang, sa pamamagitan ng kalinawan nito, ang isa ay maaaring tumingin sa kailaliman ng lupa. At kapag ang isang tao ay naguhugas ng kanyang sarili doon, siya ay nagiging malinis sa kalinisan nito. At puti ng kaputian nito, kahit na siya ay maitim. At nilikha ng Diyos ang dagat na iyon sa kanyang sariling kaluguran, sapagkat alam niya kung ano ang mangyayari sa tao na kanyang nilikha. Upang matapos niyang lisanin ang paraiso, dahil sa kanyang paglabag, ang mga tao ay isisilang sa lupa, kung saan ang mga mabubuti ay mamamatay. Na ang mga kaluluwa ay bubuhayin ng Diyos sa huling araw, kapag sila ay dapat na bumalik sa kanilang laman, dapat maligo sa tubig ng dagat na iyon. At silang lahat ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ngunit nang paalisin ng Diyos si Adan sa paraiso, ay hindi niya inilagay sa hangganan niyaon sa hilaga, baka siya'y makalapit sa dagat ng tubig. At siya at si Eva ay maligo doon, at maging malinis mula sa kanilang mga kasalanan, at kalimutan ang pagsalangsang, kanilang ginawa. At hindi na niya ito ipinaalala sa pag-iisip ng kanilang kaparusahan. Pagkatapos, muli, tungkol sa timog na bahagi ng paraiso, hindi nalulugod ang Diyos na tumira doon si Adan, dahil kapag ang hangin ay umihip mula sa hilaga, ito ay magdadala sa kanya, sa katimugang bahaging iyon, ang masarap na amoy ng mga puno sa paraiso. Kaya nga hindi inilagay ng Diyos si Adan doon. Baka maamoy niya ang matamis na amoy ng mga punong kahoy na iyon ay makalimot sa kanyang paglabag, at makatagpo ng kaaliwan, sa kanyang ginawa, matuwa sa amoy ng mga punong kahoy. At hindi malinis mula sa kanyang paglabag. Muli, gayon din, dahil ang Diyos ay maawain at may malaking awa, at pinamamahalaan ang lahat ng bagay sa paraang siya lamang ang nakakaalam, pinatira niya ang ating amang si Adan sa kanlurang hangganan ng paraiso, sapagkat sa panig na iyon ang mundo ay napakalawak. At inutusan siya ng Diyos na manirahan doon sa isang yungib sa isang bato ang yungib ng mga kayamanan sa ibaba ng paraiso. Nang hina sina Adan at Eva nang umalis sa paraiso at ipinadala ng Diyos ang kanyang salita upang pasiglahin sila. Kabanata 2. Ngunit nang ang ating amang si Adan at si Eva ay lumabas sa paraiso, tinapakan nila ang lupa sa kanilang mga paa. Hindi nila alam na sila ay lumalakad sa lupa. At nang sila ay dumating sa bukana ng pintuang bayan ng paraiso, at nakita ang malawak na lupa na nakalatag sa harap nila, na natatakpan ng mga batong malalaki at maliliit, at ng buhangin, sila ay natakot at nanginig, at nagpatira pa. Dahil sa takot na dumating sa kanila, at sila ay nahimetay na parang patay. Sapagkat samantalang sila ay nasa lupain ng paraiso, na may magandang itinanim sa lahat ng uri ng mga puno, nakita na nila ngayon ang kanilang mga sarili, sa isang kakaibang lupain, na hindi nila alam, at hindi kailanman nakita. At dahil sa panahong iyon sila ay napuspos ng biyaya ng isang maliwanag na kalikasan, at ang kanilang mga puso ay hindi natuon sa mga bagay sa lupa.
Kaya nga ang Diyos ay naawa sa kanila. At nang makita niya silang bumagsak sa harap ng pintuan ng paraiso, ipinadala niya ang kanyang salita kay Amang Adan at Inang Eva, at ibinangon sila mula sa kanilang pagkalugmok na kalagayan. Tungkol sa pangako ng dakilang limang araw at kalahati. Kabanata 3, sinabi ng Diyos kay Adan, "Aking itinakda sa lupa ang mga araw at taon, at ikaw at ang iyong binhi ay tatahan at lalakad doon. Hanggang sa matupad ang mga araw at mga taon, salita na lumikha sa iyo, at laban sa kung saan ikaw ay lumabag, ang salita na nagpalabas sa iyo mula sa paraiso at bumuhay sa iyo nang ikaw ay nahulog. Oo, ang salita na muling magliligtas sa iyo kapag natupad na ang limang araw at kalahati." Ngunit nang marinig ni Adan ang mga salitang ito mula sa Diyos at ng dakilang limang araw at kalahati, hindi niya naunawaan ang kahulugan ng mga iyon. Sapagkat iniisip ni Adan na magkakaroon lamang siya ng limang araw at kalahati hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Nalungkot si Adan sa mga nagbagong kondisyon at pumasok sina Adan at Eva sa yungib ng mga kayamanan. Kabanata 4, pero umiyak sina Adan at Eva dahil sa paglabas nila sa paraiso. Ang kanilang unang tirahan. At, sa katunayan, nang tingnan ni Adan ang kanyang laman, iyon ay nagbago. Siya ay umiyak ng buong kapaitan, siya at si Eva, sa kanilang ginawa. At lumakad sila at malumanay na bumaba sa yungib ng mga kayamanan. At nang makarating sila doon ay umiyak si Adan sa kanyang sarili at sinabi kay Eva, "Tingnan mo itong yungib na magiging bilangguan natin sa mundong ito, at isang lugar ng kaparusahan. Ano ito kung ihahambing sa paraiso? Ano itong bato, sa tabi ng mga kakahuyan? Ano ang karimlan ng yungib na ito, kung ihahambing sa liwanag ng paraiso? Ano itong nakasabit na batong ito upang kanlungan tayo, kung ihahambing sa awa ng Panginoon na lumilim sa atin? Ano ang lupa ng yungib na ito kung ihahambing sa lupaing ng paraiso? Ang lupang ito, na nababad sa mga bato," at sinabi ni Adan kay Eva, "Tumingin ka sa iyong mga mata, at sa akin. Na nang una ay nakakakita, ng mga anghel sa langit, na nagpupuri, at tayo rin, ay walang tigil. Ngunit ngayon ay hindi kami nakakakita ng gaya ng aming nakita, ang aming mga mata ay naging laman." Muling sinabi ni Adan kay Eva, "Ano ang ating katawan ngayon, kung ihahambing sa dati, nang tayo'y tumetahan sa paraiso?" Pagkatapos nito ay hindi nagustuhan ni Adan na pumasok sa yungib. Sa ilalim ng nakasabit na bato, ni hindi niya ito pinasok. Ngunit yumukod siya sa mga utos ng Diyos, at sinabi sa sarili, "Habang hindi ako pumapasok sa yungib na ito, muli akong magiging isang mananalangsang." Kung saan si Eva ay gumawa ng isang marangal at emosyonal na pamamagitan, na sinisisi ang kanyang sarili. Kabanata 5, noon sina Adan at Eva ay pumasok sa yungib, at tumayo na nanalangin. Sa kanilang sariling wika, na hindi natin alam, ngunit alam nilang mabuti. At habang sila'y nananalangin, itiningin ni Adan ang kanyang mga mata. At nakita ang bato at ang bubong ng yungib na tumatakip sa kanya sa itaas, na anupat hindi niya makita ang langit, o ang mga nilalang ng Diyos. Kaya't siya'y umiyak at humampas ng malakas sa kanyang dibdib, hanggang sa siya'y nalaglag, at siya'y nahimetay na parang patay. At si Eva ay nakaupong umiiyak, dahil naniniwala siyang patay na siya. Pagkatapos ay bumangon siya, iniunat ang kanyang mga kamay sa Diyos, na humihingi sa kanya ng awa at nagmakaawa, at nagsabi, "O Diyos, patawarin mo ako sa aking kasalanan, ang kasalanan na aking nagawa, at huwag mo itong alalahanin laban sa akin.
sapagkat ako lamang ang nagpabagsak sa iyong lingkod mula sa paraiso tungo sa nawawalang kalagayang ito, mula sa liwanag tungo sa kadilimang ito, at mula sa tahanan ng kagalakan tungo sa kulungang ito. O Diyos, tingnan mo itong iyong lingkod na bumagsak, at buhayin siya mula sa kanyang kamatayan, upang siya ay umiyak at magsisi sa kanyang pagsalangsang na kanyang ginawa sa pamamagitan ko. Huwag kunin ang kanyang kaluluwa sa sandaling ito, ngunit hayaan siyang mabuhay upang siya ay tumayo ayon sa sukat ng kanyang pagsisisi, at gawin ang iyong kalooban, tulad ng bago ang kanyang kamatayan. Ngunit kung hindi mo siya itataas, kung gayon, O Diyos, alisin mo ang aking sariling kaluluwa, upang ako ay maging katulad niya, at huwag mo akong iwan sa piitan na ito, na nag-iisa, sapagkat hindi ko kayang tumayong mag-isa sa mundong ito, pero sa kanya lang, sapagkat ikaw, O Diyos, ay pinahintulutan mo siya makatulog, at kinuha mo ang isang buto sa kanyang tagiliran, at iyong ibinalik ang laman sa kanyang dako, sa pamamagitan ng iyong banal na kapangyarihan. At ginawa mo ako mula sa buto, at ginawa mo akong isang babae, maliwanag na gaya niya, na may puso, katwiran, at pananalita, at salaman, gaya ng sa kanya, at ginawa mo ako ayon sa wangis ng kanyang mukha, sa pamamagitan ng iyong awa at kapangyarihan. O Panginoon, ako at siya ay iisa at ikaw, O Diyos, ang aming maylikha. Ikaw ang lumikha sa aming dalawa sa loob ng isang araw. Kaya nga, O Diyos, bigyan mo siya ng buhay, upang siya ay makasama ko sa ibang lupaing ito, habang kami ay naninirahan doon dahil sa aming pagsalangsang. Ngunit kung ayaw mong bigyan siya ng buhay, kunin mo nga ako, sa makatuwid baga, ako, na gaya niya, upang kaming dalawa ay mamatay sa parehong araw. At si Eva ay umiyak ng may kapaitan, at bumagsak sa ating amang si Adan, mula sa kanyang matinding kalungkutan. Ang payo ng Diyos kina Adan at Eva kung saan itinuro niya kung paano at bakit sila nagkasala. Kabanata 6, ngunit tumingin sa kanila ang Diyos, sapagkat pinatay nila ang kanilang sarili dahil sa matinding kalungkutan. Ngunit itataas niya sila at aaliwin sila. Siya, sa makatuwid, ay nagpadala ng kanyang salita sa kanila, na dapat silang tumayo at ibangon kaagad. At sinabi ng Panginoon kina Adan at Eva, ikaw ay lumabag sa iyong sariling kalooban, hanggang sa ikaw ay lumabas sa paraiso kung saan kita inilagay. Sa iyong sariling malayang kagustuhan ay lumabag ka sa pamamagitan ng iyong pagnanais para maging banal, kadakilaan, at isang mataas na kalagayan, tulad ng mayroon ako. Kaya't pinagkaitan kita ng maliwanag na kalikasan kung ano meron ka noon, at pinalabas kita, mula sa paraiso at nilagay sa mundong ito, magaspang at puno ng kaguluhan. Kung hindi mo lang sinalangsang ang aking utos at iningatan mo ang aking kautusan, at hindi ka kumain ng bunga ng punong kahoy, na aking sinabi sa iyo na huwag kang lumapit. Ngunit ang masamang si Satanas na hindi nagpatuloy sa kanyang unang kalagayan, ni nagpanatili ng kanyang pananampalataya, na sa kanya ay walang mabuting layunin sa akin. At na kahit na nilikha ko siya, ay itinakwil ako, at hinanap ang pagkadiyos, upang ako ay itinapon ko siya mula sa langit, siya ang nagpalabas ng punong kahoy na kaaya-aya sa iyong paningin. Hanggang sa ikaw ay kumain niyaon, sa pamamagitan ng pakikinig sa kanya. Sa gayo'y sumuway ninyo ang aking utos, at kaya't dinala ko sa inyo ang lahat ng mga kalumbayang ito. Sapagkat ako ang Diyos na lumikha, na, nang likhain ko ang aking mga nilalang, ay hindi nila sinadyang lipulin sila. Ngunit pagkatapos nilang pukawin ang aking galit, pinarusahan ko sila ng matitinding salot, hanggang sa sila'y magsisi. Ngunit, kung sa kabilang banda,
patuloy pa rin silang nagmatigas sa kanilang pagsalangsang. Sila ay mapapasailalim sa isang sumpa magpakailanman. At umiyak si Adan, at nanalangin sa Diyos na ipaliwanag ito sa kanya. Pagkatapos ang Diyos sa kanyang awa para kay Adan na ginawa ayon sa kanyang sariling larawan at pagkakatulad, ay ipinaliwanag sa kanya, na ang mga ito ay 5,500 taon. At kung paano darating ang isa at ililigtas siya at ang kanyang binhi. Ngunit bago iyon ginawa ng Diyos ang tipan ito sa ating ama, si Adan, sa parehong mga termino, bago siya lumabas sa paraiso. Nang siya ay nasa tabi ng punong kahoy kung saan kinuha ni Eva ang bunga at ibinigay sa kanya upang kainin. Yamang ang ating amang si Adan ay lumabas sa paraiso, siya ay dumaan sa punong iyon. At nakita kung paanong binago ng Diyos ang anyo nito sa ibang anyo, at kung paano ito natuyo. At habang pinupuntahan ito ni Adan siya ay natakot, nanginig at natamba. Ngunit ang Diyos sa kanyang awa ay itinaas siya, at pagkatapos ay nakipagtipan sa kanya. At, muli, nang si Adan ay nasa tarangkahan ng paraiso. At nakita ang kerubin na may isang espada ng kumikislap na apoy sa kanyang kamay, at ang kerubin ay nagalit at sumimangot sa kanya, kapwa si Adan at si Eva ay natakot sa kanya, at nag-isip. Sinadya niyang patayin sila, kaya't sila'y nagpatira pa, at nanginginig sa takot. Ngunit siya ay nahabag sa kanila, at nagpakita sa kanila ng awa, at pagtalikod sa kanila ay umakyat sa langit. At nanalangin sa Panginoon, at nagsabi, "Panginoon, isinugo mo ako upang magbantay sa pintuan ng paraiso, na may tabak na apoy. Ngunit nang makita ako ng iyong mga lingkod, sina Adan at Eva, sila ay nagpatira pa, at parang mga patay. O aking Panginoon, ano ang aming gagawin sa iyong mga lingkod?" Nang magkagayoy naawa ang Diyos sa kanila, at nagpakita sa kanila ng awa. At sinugo ang kanyang anghel upang ingatan ang paraiso. At ang salita ng Panginoon ay dumating kina Adan at Eva, at ibinangon sila. At sinabi ng Panginoon kay Adan, "Sinabi ko sa iyo na sa katapusan ng 5 araw at kalahati, ipapadala ko ang aking salita at ililigtas ka. Palakasin mo ang iyong puso, sa makatuwid, at manatili sa yungib ng mga kayamanan na dati kong sinabi sa iyo." At nang marinig ni Adan ang salitang ito mula sa Diyos, naaliw siya sa sinabi ng Diyos sa kanya. Sapagkat sinabi niya sa kanya kung paano niya siya ililigtas. Nagkasundo ang mga hayop. Kabanata 7. Nang marinig ni Adan at Eva ang mga salitang ito mula sa Diyos, lalo silang nalungkot at umiyak, ngunit pinalakas nila ang kanilang mga puso sa Diyos. Dahil nadama nila ngayon na ang Panginoon ay para sa kanila bilang isang ama at isang ina, at sa mismong kadahilan ng ito, sila ay umiyak sa harap niya, at humingi ng awa mula sa kanya. Nang magkagayon nahabag ang Diyos sa kanila, at nagsabi, "O Adan, nakipagtipan ako sa iyo, at hindi ko hihiwalayan, ni hindi kita pababayaan na bumalik sa paraiso. Hanggang sa aking tipan sa dakilang 5 araw at ang kalahati ay matupad." Nang magkagayon sinabi ni Adan sa Diyos, "O Panginoon, nilikha mo kami, at ginawa mo kaming karapat-dapat sa paraiso. At bago ako sumuwa ay, pinalapit mo sa akin ang lahat ng mga hayop, upang pangalanan ko sila. Ang iyong biyaya ay nasa akin noon, at pinangalanan ko ang bawat isa ayon sa iyong pag-iisip. At pinasakop mo silang lahat sa akin. Ngunit ngayon, O Panginoong Diyos, na sinuway ko ang iyong utos, lahat ng mga hayop ay magsisibangon laban sa akin at lalamunin ako, at si Eva na iyong lingkod. At puputulan ang aming buhay sa balat ng lupa. Kaya't isinasamo ko sa iyo, O Diyos, na, yamang iyong pinalabas kami sa paraiso,
at nilagay mo kami sa ibang lupain, ay hindi mo hahayaang saktan kami ng mga hayop. Nang marinig ng Panginoon ang mga salitang ito mula kay Adan, nahabag siya sa kanya. At nadama na tunay niyang sinabi na babangon ang mga hayop sa parang at lalamunin siya at si Eva, dahil siya, ang Panginoon, ay nagalit sa kanilang dalawa dahil sa nang kanilang paglabag. Nang magkagayo'y iniutos ng Diyos sa mga hayop, at sa mga ibon, at sa lahat na gumagalaw sa ibabaw ng lupa, na lumapit kay Adan at makilala siya, at huwag niyang guluhin siya at si Eva. Ni alinman sa mabubuti at matuwid sa kanilang mga inapo. At ang mga hayop ay sumunod kay Adan, ayon sa utos ng Diyos, maliban sa ahas, na kinapuotan ng Diyos. Hindi ito dumating kay Adan, kasama ng mga hayop. Ang maliwanag na kalikasan ng tao ay inalis. Kabanata 8, noon si Adan ay umiyak at nagsabi, O Diyos, nang kami ay naninirahan sa paraiso, at ang aming mga puso ay puno ng kagalakan. Nakita namin ang mga anghel na umaawit ng mga papuri sa langit, ngunit ngayon ay hindi namin nakikita gaya ng dati naming ginagawa. Hindi. Tulad ngayon nung pumasok kami sa yungib. Ang lahat ng nilikha ay hindi na namin makita. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos na Panginoon kay Adan, nang ikaw ay sumailalim sa akin, ikaw ay may maliwanag na kalikasan sa loob mo. At sa kadahilan ng iyon ay nakakakita ka ng mga bagay sa malayo. Ngunit pagkatapos ng iyong pagsalangsang ang iyong maliwanag na kalikasan ay inalis sa iyo. At hindi iniwan sa iyo na makakita ng mga bagay sa malayo, kundi malapit lamang, ayon sa kakayahan ng laman, sapagkat ito ay hamak. Nang marinig ni Adan at Eva ang mga salitang ito mula sa Diyos, sila ay nagtungo, pagpupuri at pagsamba sa Kanya ng may malungkot na puso. At ang Diyos ay tumigil sa pakikipag-usap sa kanila. Tubig mula sa puno ng buhay at malapit ng malunod sina Adan at Eva. Kabanata 9, noon sina Adan at Eva ay lumabas mula sa yungib ng mga kayamanan at lumapit sa pintuang daan ng paraiso. At doon sila tumayo upang tingnan ito at umiyak dahil sa pinalabas mula rito. At sina Adan at Eva ay nagtungo mula sa harap ng pintuan ng paraiso hanggang sa timog na bahagi nito. At nasumpungan doon ang tubig na nagdidilig sa paraiso, mula sa ugat ng puno ng buhay, at naghihiwalay mula roon sa apat na ilog sa ibabaw ng lupa. Nang magkagayon na paroon sila at lumapit sa tubig na yaon, at tiningnan, at nakita na ito ay ang tubig na lumalabas sa ilalim ng ugat ng puno ng buhay nasa paraiso. At si Adan ay umiyak at humagulgol, at hinampes ang kanyang dibdib, dahil sa pagkakalabas sa paraiso, at sinabi kay Eva, Bakit mo dinala sa akin, sa iyong sarili, at sa ating magiging binhi? Ang napakaraming mga salot at mga parusang ito. At sinabi ni Eva sa kanya, Ano ang iyong nakita, at umiyak ka, at magsalita sa akin sa ganitong pananalita. At sinabi niya kay Eva, Hindi mo ba nakikita itong tubig na kasama natin sa paraiso, na nagdidilig sa mga puno ng paraiso, at umaagos mula roon? At tayo, noong tayo ay nasa loob ng paraiso, ay walang pakialam dito. Ngunit mula nang dumating tayo sa kakaibang lupaing ito, bibigyan natin ng halaga ito, at ginagawa itong gamitin para sa atin katawan. Ngunit nang marinig ni Eva ang mga salitang ito mula sa kanya, siya ay umiyak, at mula sa sakit ng kanilang pag-iyak, sila ay nahulog sa tubig na iyon, at nais na wakasan ang kanilang mga sarili sa ilalim nito. Upang hindi na muling bumalik at mamasdan ang nilikha, sapagkat nang tumingin sila sa gawain ng paglikha, nadama nila na dapat nilang wakasan ang kanilang sarili. Ang kanilang mga katawan ay nangangailangan ng tubig pagkatapos nilang umalis sa paraiso.
Kabanata 10, noon, ang Diyos, na mahabagin at mapagbiyaya, ay tumingin sa kanila na lumulubog sa tubig. At malapit na sa kamatayan, at nagsugo ng isang anghel, na nag-ahon sa kanila sa tubig, at inilagay sila sa dalampasigan na parang mga patay. At ang anghel ay umakyat sa Diyos, at nagsabi, O Diyos! Ang iyong mga nilalang ay huminga ng kanilang huling hininga. Pagkatapos, ipinadala ng Diyos ang kanyang salita kina Adan at Eva, na bumuhay sa kanila mula sa kanilang kamatayan. At sinabi ni Adan, pagkatapos na siya ay buhayin, O Diyos, habang kami ay nasa paraiso, hindi namin kailangan o pinangangalagaan ang tubig na ito, ngunit mula nang kami ay dumating sa lupaing ito, wala kami magagawa kung wala ito. Pagkatapos, sinabi ng Diyos kay Adan, habang nasa ilalim ka ng aking utos at isang maliwanag tulad ng anghel, hindi mo alam ang tubig na ito. Ngunit pagkatapos mong sumuway sa aking utos, hindi mo magagawa kung walang tubig, upang hugasan ang iyong katawan at palakihin ito, sapagkat ito ngayon ay gaya ng sa mga hayop. At nangangailangan ng tubig. Nang marinig ni Adan at Eva ang mga salitang ito mula sa Diyos, umiyak sila ng isang mapait na sigaw, at nakiusap si Adan sa Diyos na pabalikin siya sa paraiso. At bigyan ito sa pangalawang pagkakataon. Ngunit sinabi ng Diyos kay Adan, nangako ako sa iyo, kapag natupad na ang pangakong iyon, ibabalik kita sa paraiso. Ikaw at ang iyong matuwid na binhi. At ang Diyos ay tumigil sa pakikipag-usap kay Adan.